As you may see, some of the boxes of the shoes I have were already mounted on the wall to give that design that they popped out of the wall. So yeah, some of my shoes won't be having any boxes with them. Hi YouTube, Michael here, and welcome to our vlog. Today we're going to preview a sneaker collection that I have together with the Holy Grail that I ever been dreaming of. So now we're here, the boxes behind me. As you may see, they are the shoe boxes that I collected over the years I have been working. So basically what we're going to talk about are the shoes that I have got ever since I started working way back 2014. So the first shoe we're going to talk about is the shoe that Peter Parker's teacher in Spider-Man Far From Home wore. It's the Air Jordan 1 Flyknit Wolf Grey. Actually, I bought this on sale in Mactan Nike Factory Outlets. Yeah, it's a steal. It's too cheap for me to pass on. For footwears in the box. Actually guys, if you're curious about the box, I bought it on Shopee. Yeah, and it's foldable, collapsible, nice shoe racks, Gucci slides, pasira, some loafer, oh, stuck to it. Ito, NMD Tokyo Japan triple black or blackout, pasira na yan kasi matagal na talaga yan. Another loafer, some suede shoes from H&M. I bought it actually on sale. And guys, by the way, if you're going to shop in H&M and you might see some of their shoes are pricey or whatnot, when the shoes they're having is on sale and it's the last pair, from 3,000 it actually goes down to 750 as I got this brown suede shoes. Is Kobe Bryant's last sneaker from 1 to 11, and after that it's the Mamba AD, which I don't really like because I prefer the Kobe's 1 to 11 because they are the shoes that Kobe wore when he was still playing. Yeah, so this is the white course. Tagal-tagal na rin to yung white niya, nagdilaw na. Pero yung ano niya, swelas niya, is okay pa. Actually, yung paper nito is may drawing ni Kobe, pwede siyang ipa-frame. And this is the first shoe I've ever bought. It's the Kobe 10, the predecessor of the first one. As you may see, chip off na yung nubak parts niya, or I don't know if it's suede or whatnot. Yung ano niya, X niya is medyo, yung bristles niya, medyo patanggal na rin, ay hindi ko na sinusuot ko. This is the Alpha Bounce Instinct. Ang ganda nito dati. Kaso nung pumunta ako sa Peria, Diyos ko, napatapok ako sa lapok. Yan na, hindi na nawala yung ano dito. Dati cream to eh. Ngayon, oh, mukha na siyang dirty white. Sayang. Sabi sa akin sa shoe cleaning services, kailangan daw deep cleaning, which is medyo mahal. Adidas D-Rap. Siyempre, gustong-gusto ko to kasi it's like an acquired taste. Like, nobody, and not everyone loves it. Diba? Para siyang NMD, sabi nga nung ibang sneakerheads, another sock, sneakers by Adidas. But I also got it from Sneak Peek in Ayala, on sale. Oh! This is the Air Jordan 1, another Air Jordan 1. If I'm not mistaken, ito yung Unity White, kalimutan ko eh, basta
Move back. Meron pa siya dito. And alam mo talagang sugarol si Jordan dahil dito. Kasi loob niya meron pang cards. This one, I got this from Ayala also as a sale shoe. Air Force One na actually nagkamali ako, iba pala yung sizings ng Air Force One. Pag canvas yung Air Force One, dapat true to size. Ay hindi, dapat one size up. Ito 8.5, masakit sa paa, although 8.5 talaga ako, dapat I should have bought the 9.5 pair. But if you're going to have the leather one, it's good to buy at least 9 or 8.5. Hindi sasakit yung paa, hindi mo papaltos. Unlike nito, sobra makapaltos. Also sale. Ito, suggested retail price $185. Actually, ako na nalagay ng custom nito. Like, ano talaga siya, PE na LeBron 16, pero na-inspire ako sa Off-White. Kaya yung tali niya, may shoelaces, and na-inspire din ako kay Sakai. Kaya dalawa yung laces niya, and meron siyang lace lock ng Lion, as you may see. And meron din siyang aglets, parang sa Yeezy. Sarap sa paagam. Sa paa, another same sneaker again. But this time, it's in size 11 because ito lang available nung binili ko. Actually, binili ko sa China. Pinabili ko sa China. Hindi ka makakita nito sa Cebu ng ganito. Makasabihin nyo, ang dami yan sa Ayala, yung orange. No, this is the Shattered Backboard First OG. Yung nasa Ayala ngayon, yung bright orange is 2.0, I think, or mid na retro. And yung nilabas ngayon is yung 3.0, yung parang condom. This is the 1.0. Bakit shattered backboards? Kasi nung sinuot ni Jordan yung suit niya na ito ng exhibition sa Italy, pag dunk niya, nabasag yung backboard and orange yung jersey nila or uniform nila nung exhibition match sa Italy na ito. This one, sale na naman. The moment noon na putol na naman yung ACL ko. So, sobrang lungkot ko noon. Nag-shopping spree ako. Ito naman, maganda talaga pang gym. Pero not for running kasi ang sakit sa paa. Hindi siya breathable. Pero kung mag-heavy lifting ka, like, I don't know, like, squats or deadlifts, this is the shoe for you. Kasi reactive masyado yung swelas ng bounce, unlike sa Ultra Boost or other shoes like with torsion system or yung 4D kasi baka lumubog ka dun. This one, Alpha Bounce Trainer, panalo to. Sale din to sa outlet sa Cebu. Ito, meaningful sa akin to dahil ito yung sapatos na suot ni LeBron James para manalo ng championship sa Cubs against Golden State Warriors nung chinase down block niya. Si Andre Iguodala. Or if I'm not mistaken, medyo nag-yellow na siya. Dapat ay si blue yan. Yan. This LeBron Soldier 10. Yung sumunod na 11 tsaka yung 12, hindi ko type na talaga. Parang ang ninja. I just love this shoe. Oops! Another one of my first ever shoes. Tubular. Buhay pa, pero yun nga. Ilang years na to, meron na siyang gas-gas. So, hindi ko na ganang ginagamit kasi nga may gas-gas. And one of my latest cups for Christmas 2019. I hope this is gonna be my last
pair for the meantime sa madaming gastusin. Siyempre, Ultra Boost 2019. Actually, gusto ko talaga yung 2020, but nung time na bibili ako, kinabukasan pa siya ilalabas sa Soul Academy, so di na ako nakapag-intay. Actually, ayun yung pangat sa akin. Masyado ako impulsive buyer. But yeah, nag-flash sale ang Adidas noon ng 20%. So instead of paying, I paid less. Okay? So yeah, ito yung isa sa mga unusual na colorway nila. Teal and orange. And yung heel cage niya is actually reflective 3M. And yung heel counter niya, bone. And nilagyan ko na extra gel na insole yung loob para mas doble yung sarap sa paa. We're going to unveil my Holy Grail shoe. Actually, it's already unusable. Like, nagpo-pull boost. Ginamit ko sa gym once and nag-powder yung midsole niya. So ngayon, niisip ko, tatago ko na lang to. Or maybe someday, i-restore. But yeah, here's the Air Yeezy 1 Nike. Kung hindi pa siya Adidas, si Kanye West. Ito yung una niyang shoes sa Nike. Yeah, I really love it. Kasi nabaliw ako, nakita ko siya sa thrift shop. Or what we call here in the Philippines, ukay-ukay. See? It's already destroyed. Like, ipaparestore na lang dapat to. Pero ito, yung mga nagtataas ng value sa, yun, andyan pa rin yung reflective niya na swoosh. Yan yung aglets niya. Metal talaga. And, mind you, sa Flight Club, nagvavalue siya ng $3,000. Pero hindi ko lang alam bakit wala siyang strap. Siguro tinanggal nung previous na may-ari nito. I don't know, but yun. Sayang talaga. So, ngayon, it's just a kept collection. So, yeah, nakatago siya, maigi. And dapat din na siya ma-expose sa labas kasi nga, nakalalo siya mag-powder. But maybe someday, I think Jordan 4 yung sole niya. So, pwede siya i-replace as long as size 12. So, I hope you guys enjoyed my small collection of sneakers and other shoes. Let me know what you think about in the comment section down below. And please subscribe, like, and share. And follow us on Facebook, Michael Rentoria or MacMac. And for the latest updates, please subscribe to my channel. Thank you.